Welcome sa panlasang ninyo. Ngayon, magluluto tayo ng tinola. I-prepare ang sangkap tulad ng manok. Bawang, sibuyas, luya, at ang mga gulay tulad nitong mga malunggay, dahon ng sili, at papaya. Ayan, ready na tayo. Painitin lang ang kaldero sa kalagyan ng mantika. Super wait natin siyang mag-init. Saka natin maya-maya ilalagay yung mga sibuyas at bawang. Ayan, mainit na. Unahin natin ilagay yung sibuyas at bawang. Igisa lang natin hanggang sa medyo mag-translucent ng konti yung kulay ng sibuyas. Saka ilagay ang luya. Ayan guys, sobrang dali lang nitong tinola at sakto pagka malamig ang panahon, maulan, ito yung magsisilbing comfort food natin. Pagka maamoy na yung luya, isunod na natin yung chicken. Maingat lang talaga ako sa paglalagay. Kaya iniisa-isa ko yung mga manok na ilagay sa kaldero. Naantok na ba kayo? Wait lang. Ayan, tapos na siya. So, pagka nalagay na natin yung chicken sa kaldero, igigisa lang natin to ng konti. Konting halo-halo lang sa chicken hanggang sa medyo mag-brown na yung chicken. Sa para nito, mag-render yung fats ng chicken at mas maghahalo yung lasa niya sa magiging sabaw natin maya-maya dahil yung taba ng chicken mag-a-add siya ng flavor. Kaya natin ginagawa na igisa ng konti yung chicken para mag-render yung fats niya. Pag naging ganto na yung kulay, medyo nag-brown na yung chicken, pwede na natin i-add yung sunod na sangkap natin. Yun ay ang tubig. Ayan, nakikita niyo naman guys na yung chicken nag-render na at ayan na yung water, i-add na natin siya. Yung tubig, kumporme po sa inyo yung kung gusto ninyo ng masabaw at mahilib kayong humigop ng mainit na sabaw. Yan, damihan nyo lang. Pagka nalagay nyo na yung tubig, pabayaan nyo lang siya ng mga ilang minuto. Simmer nyo lang. Pwede nyo itong takpan guys. Yan, pagka nag-simmer nyo na siya, magiging ganito na yung itsura niya. So, pwede nyo siyang timplahan ng chicken cubes. And then, isimmer nyo lang siya ulit para matunaw yung chicken cubes. After how many minutes? Ayan. Kumukulo na. Pwede nyo nang dagdagan ng patis. Yung iba, gumagamit ng asin. Pero dito sa recipe to, patis lang yung gagamitin ko. Lagyan ko lang ng dalawa. Performe yung sa taste preference ninyo kung gaano karami. Siyempre, dapat tinitikman ninyo yung niluluto ninyo para alam nyo kung ano yung kulang. And then, isimmer nyo lang siya ulit.
Ayan, okay na. Dinagdagan ko lang to ng ground pepper para madagdag sa lasa. Konting halo lang guys para at least magsama-sama yung mga nilagay natin pampalasa. Saka natin ilagay yung papaya. Kung hindi papaya yung gagamitin ninyo, pwede naman kayong gumamit ng sayote. Basta unahin nyo lang yung mga medyo matagal lumambot na gulay. Saka isimmer nyo ulit. Huwag ninyong kalimutan tikman-tikman yung niluluto ninyo. Nang sa ganun, pwede ninyong i-adjust yung lasa nito. Pag okay na kayo sa lasa, takpan nyo na at isimmer ulit. After how many minutes, pwede nyo na ilagay yung mga green leafy vegetable ninyo. Sa recipe nito, gumamit ako ng malunggay at dahon ng sili. Ayan, kunin natin itong mga huling butil. Sayang naman. Kaya natin hinuli yung green leafy vegetables natin dahil madali lang naman itong maluto. Pagkalagay ninyo ng green leafy vegetables ninyo, isimmer nyo lang ulit. Ito na, ang ating chicken tinola.